Hello, what's up mga kasaltik? Welcome to Madam P TV. So ako po si Madam P. Ito po ang ating general collective reading. So ibig sabihin, hindi importante ang zodiac sign mo or yung zodiac sign ng person mo dito. Ang importante ay yung pinaka-reading, yung pinaka-message. Kung makaka-resonate ka, ibig sabihin para sa'yo to. Kung hindi naman, huwag mong pilitin, hindi para sa'yo to. Okay? So, may makaka-relate at makaka-resonate at makaka-resonate dito. So, kung hindi ka nakaresonate dito, huwag ka malungkot, mag-comment ka lang, maybe next time makuha na natin yung energy mo. And sa mga hindi pa aware, this is a comedy channel. So yung tarot reading na ginagawa natin dito ay may halong biro, may halong jokes, may tawa-tawa ka maririnig mula sa akin. And maaaring ayaw mo ng ganon, no? Maaaring masabi mo, ay, loka-loka yung reader dito, ayoko ng ganito. Well, okay lang yon. Feel free to leave, click the next video, or kung hindi man may other channel tayo, Unicorn Princess Tarot, ayan! Diyan mo ko i-check. Or if you're dealing with a Virgo, or you are a Virgo, Virgo Philippines. Ayan, yung isa pa nating channel. So, start na natin ng reading. We do have your Queen of Pentacles. Start tayo sa side mo, ha? Nakaka-thrill yung side mo. Queen of Pentacles, wow! You're looking so beautiful. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Ganda-ganda mo ngayon. Ang dami mong minamanifest sa buhay mo. Pera. Yung iba sa inyo, kayamanan. Yes! Ang taray talaga te, more on money. I love it. May mga bagay kang hinihintay dito na maaaring pagbabago, no? Or, I don't know, but I'm feeling like with the Temperance, Sagittarius energy, and the World, eto ka lang naman, no? Maaaring hinihintay mo itong person na ito na maaaring magkaroon man lang siya ng pag-risk, or maaaring, teka lang, basta ako, focus ako sa pera ko. Hinihintay ko itong person na ito na bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Magkaroon ng pagbabago. Ayan. May palaman lamang ako. Biglang susulpot sa harapan mo. Ano to? Ginawa mo yung person mong ano? Delivery? Magdo-doorbell na lang? Hello, ma'am. Shopee delivery. Hello, ma'am. Tapos ikaw naman, excite na excite. Pagbubuksan mo ng gate, pagbubuksan mo yung package, pero may kailangan kang gawin. Ano to? CEO dito, ma'am. Kailangan mo magbayad. Oh, yes. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Maaari kasing may kailangan kang gawin dito. Okay? I don't know. But I feel like meron kang kailangan gawin dito para makuha mo yung kaligayahan mo. Which is, yun nga, may kinalaman sa delivery, diba? O talaga lang literal na mukhang delivery boy itong person mo. Parang galing sa initan. Amoy araw pa talaga. Or mahilig siyang magmotor. Yeah. You might be dealing with someone na mahilig sa mga vroom vroom, motor, anything to do with transportation, or ano to, yung may mga gulong. Yan. Drive. Take what resonates, ha? Yun ang nakikita ko dito. Kasi I'm seeing someone here na pwedeng caribels yung init. This person really loves to drive. Isa na lang ang gusto niya pang i-drive. Ano? Ikaw! Yee! Biglang napahawak, napakapit sa mga panty nila. Huwag naman ngayon. Hindi ako ready. Yan. So, eto na, no? Maaring naghihintay ka sa pagbabago dito sa person nito, pero maaring may kailangan kang gawin. Kasi sa nakikita ko sa person mo, andyan siya, doorbell siya, i-deliver niya sa'yo yung kasayahan, yung pagmamahal, ibibigay niya sa'yo yan. Pero may kapalit yan, te. May kailangan kang ibigay din sa kanya para mabuksan mo yung totoong pagmamahal. Ano yung kailangan mo ibigay sa kanya, no? Alamin natin. Ano ba dapat mong ibigay or ano ba dapat mong gawin? We do have here Three of Swords. This is your person, Gemini, Libra, Aquarius energy. Ay, possible a third party situation dito. Yung iba sa inyo, nasasaktan yung person mo ngayon. Nasasaktan yung person niya. Hindi siya kumpleto. Stress siya ngayon. Ayan. Gets ko na kung bakit para siyang delivery driver. Di ba? Stress siya ngayon sa nangyayari.
Sino ba namang hindi may stress maghapon ka sa arawan? Ang tapos ang ending, paghihintayin mo na hindi ka makagawa ng desisyon. Yan. And yung person mo is like, oh, kanina pa ako dito, ang tagal naman itong customer na ito. Paano ko naman ito? Di ba? Yun yung nararamdaman ko dito person mo. Maaring ang tagal niya rin naghihintay. Feeling niya hindi siya kompleto, nai-stress siya, pagod na pagod siya. Kailangan niya ng tubig. Yes. Basta, malungkot siya sa ngayon. Feeling dry. Feeling dry. Ano yung dry? Bakit may dry? Pwedeng yung person mo nasa mainit na lugar, ha? O literal naman talaga mainit dito sa Pilipinas. pwedeng nandito rin siya sa Pilipinas kaya mainit. Diba? Or, pwedeng sa ibang lugar like Saudi, mga ganun. Take what resonates. We do have here the judgment. Some kind of awakening dito. You might be dealing with your soulmate. Pwedeng soulmate mo itong person na ito eh. Gusto niya nang i-release or ilabas ang lahat with the Seven of Swords. May nagsasabi na sa kanya na, "Teh! Sabihin mo na, ibigay mo na. Ako nagagawa ng action. Ako nagagawa na." May pag ganun eh. Gusto niya nang gumawa ng action. Kaya lang parang natatakot siya. Okay? Natatakot siya eh. May kinakatakutan siya. May mga nagsasabi sa kanya, gumawa ka na ng action. Palakpakan natin yung mga nagsasabi sa kanya, gumawa na siya ng aksyon. Pwedeng mga tao to sa paligid niya na, ay, pwedeng hindi kinalaman ng aksyon papunta sa iyo, ha. Pwedeng sinasabihan siya na, mag-girlfriend, mag-boyfriend ka na. Ang tanda mo na, ang dami mo ng wrinkles. Tumataas na yung hairline mo, marapit ka na magkaroon ng airport. Para kang kasali sa build ng President Duterte. Ayan, nakapagpatayo na ng airport dyan sa noo mo. Hindi ka pa nagkaka-girlfriend, hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Pwede nga lang. You might be dealing with a single person. Pero, this person doesn't want anybody but you. Ikaw lang eh. Gising na siya sa connection ninyo. Alam niya, ikaw ang soulmate niya. Ramdam niya yun. May special sa'yo. Lalo na nakikita niya na ang laki ng pinagbago mo. And, this person wants to marry you. I can see Libra energy here with the Justice. Gusto ko sa'yo eh. Gusto ko ikasal sa'yo eh. Yes, taray. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Yan. Gusto talaga ng person mo. Kahit sa ang sibahan, dadaling kita. Kahit sa sementeryo ang gusto mong reception, sige lang. Yun ang gusto ng person mo. But definitely, ikaw, hindi mo nakikita ito sa ngayon. You might see this person as, like, we do have your friendship. Maaaring nakikita mo sa kanya as a friend or friendly energy or maaaring tingin mo yun lang ang tingin niya sa'yo. But definitely, this person wants you. Take what resonates. Pwedeng ito yung pakitungo mo sa kanya or pwedeng tingin mo yun lang ang tingin niya sa'yo, but you're finding your peace here. Maaaring tinatry mong mag-focus sa sarili mo, sa makakapagpasaya sa'yo, yung makakapagbigay sa'yo ng, yeah, you're very at peace. Yung iba, ayoko na stress yan ang sarili ko, nakakarami ng tagyawat, nakakarami ng wrinkles. Diba? So, ang tendency, ikaw ito na parang, let go ka muna sa ngayon sa pag-iisip dito sa person na to. But, etong person mo minamanifest ka, ha? Why? Hindi niya nakaya yung sakit, te! Diba? Ang hirap naman na parang, kumbaga sa ubo, no? Ubong-ubo na siya, kasi, kaya lang, ang problema, bawal siyang basta-basta umubo. Baka may makarinig, sabihin, COVID. Sino yung makakarinig na yon? Pwedeng yung third party involved dito. Pag siya yung nakarinig, hindi siya masaya. Okay? Kung sino man ito na hindi masaya sa pwedeng kung ba't hindi ginagawa na itong person na ito yung pag-ubo, which is possible na yung pag-ubo is like pagsabi sa inyong emotions, diba? Yung tipong ganito lang yung ubo niya. Hindi niya talaga ganun talaga gusto niyang ubo eh. Nagigets niyo ba?
Nagpapasample ako dito. Kung makikita mo itsura ko, talagang hindi nakakatuwa, te. Diba? Ayaw, gusto niyang iubo sa'yo lahat. Diba? Parang gusto niya sabihin sa'yo lahat ang problema. May magagalit. Gets? Gets. Hindi ikaw eh. Possible na third party situation. Kaya wala siyang magawa ngayon. Minamanifest ka lang niya. Ano yun? Ano yung manifest, manifest? Dasal-dasal lang, te. Pwedeng nakasalalay ang nakasalalay dun sa kung ano yung ibibigay sa kanya ng may kapal. Eto ha, possible outcome dito, possible ay, balik, punta muna tayo dito sa bottom of the deck. The moon, taray, the moon, Pisces energy. Ikaw talaga hinahangad niya, te. Ayaw niya ng iba. Alam niyang, bakit ko kukunin yung stars kung pwede ko namang makita yung buwan? Natatawa ako dun sa iba. Pag sinabi kasing buwan, pwedeng marami kang tigidig. Or meron kang tigidig. Hindi man marami, meron. Na person ito. Wala ko pakialam. Basta gusto ko dito sa may tigidig. Or, kasi bilog mo lang naman yung buwan, no? Basta inyo, bilugan talaga yung, ano eh, yung mukha eh. So, ay, ayoko ng stars. Gusto ko ng buwan. May paghahangad talaga dito sa person ito. Ikaw talaga gusto nito. Ilang, buna tayo dito sa possible outcome, ha? We do have your Eight of Swords kasi, Gemini, Libra, Aquarius, and Five of Cups. Okay. Hindi, nagpipigil lang itong person ito, pero sa tingin ko, malapit na to eh. Malapit na siya. Nagpipigil lang siya, pero napakadali para sa kanya. Parang ngayon, ano na eh, parang, the way I see it, malapit na siyang sumurrender. Oo na! Oo na, sabi! Mahal kita! Ganun. May ganun. Mahal kita! May pananakot. Or hindi niya lang pwedeng ipagsigawan. Sasabihin niya mahal ka niya pero secret lang. Secret lang ninyong dalawa. Hindi ko pwedeng sabihin. So yung pagsabi niya sa inang mahal kita, hindi, mahal kita! Hindi ganun. Tara, mahal kita! Ganun. Yung kayo-kayo lang. Gets? Gets. And with the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, energy, may kailangan ka i-let go talaga dito. Five of Cups is like big change ito for me. Big change. May mga matatapos or may mga kailangan kang i-accept. Mahahanap mo lang or mararamdaman mo lang yung kapayapaan if you would have this separation. May nakikita tayong separation. Pwedeng hiwalay or pag-e-end ng situation. Dun mo lang mahahanap yung kapayapaan. Okay? And pwedeng hindi dito sa person na ito. Pwedeng doon sa other person involved. So, involved. Kasi nasa'yo ko nakikita yung pagdedesisyon eh. Kaya lang, yo, Two of Swords nasa side mo. So, maaaring may kailangan kang gawin, tapusin, in order for you na makuha mo yung iyong happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. And maaaring willing ka namang i-let go itong happy, itong gawin itong decision na ito para makuha yung kaligayahan mo. But we do have your Nine of Swords sa ngayon. Actually, possible outcome ito, no? Nine of Swords, whatever it is na hindi mo magawa ng decision sa ngayon. I use my intuition in all aspect of life. Yun yung pinaka-advise sa'yo. Gawin mo yung alam mo, yung pakiramdam mong dapat mong gawin. Alam mo yan ha, hindi dahil gusto mo lang. Yung iba sa inyo, kung ano dapat yung tama or yung pakiramdam mong dapat mong gawin. Ah, gusto ko nitong connection na ito, sige, gagawin ko. Kasi soulmate ko siya eh. Pwedeng ganun. Ito makakapagbigay sa akin ng kaligayahan eh. Pero I don't know, but with the Nine of Swords, it would cause you a lot of pain. It would cause you a lot of pain.
So, pwedeng in the near future may pagdedesisyon. Take what resonates ha. Pwedeng ikaw or siya yung kailangan gumawa ng desisyon dito. And ito magkakos ng lahat ng sakit. May mga sakit in the near future. And it is because gagawin yung pagdedesisyon para makuha na yung kaligayahan, yung kasayahan dito. I'm seeing a lot of friends here. And we do have your Ace of Swords, trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Paglalaban ka na itong person na ito, gusto niya rin ng kasayahan eh. Gusto niya rin ng kasayahan, kaligayahan. Pag nakita ka niya, talagang yung ngiti niya, abot hanggang magkabilang tenga. Diba? Saya. Ikaw naman sa side mo, yung ngiti mo palihim. Diba? Ano yung palihim ng ngiti? Nakaganon oh. Hindi ko may pakita sa inyo guys kasi hindi kita yung mukha ko. Pero parang ano, parang ganda oh. Pag kumakatawa ka, pero deep inside, ganon. May palihim kang emotions. Okay. And itong person na ito talaga, gagawin niya yung mga dapat niyang gawin. Kasi pagod na siya sa separation ninyong dalawa eh. Ayan oh. Nagtitiwala na lang siya na kung ano man itong new beginning na ibinibigay sa kanya. Yes, maaaring ibinibigay itong sitwasyon na ito sa inyo ng may kapal or ng universe. Alam mo kung bakit? We do have your grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Appreciate it. So, para mabukas kayo pareho sa connection na ito, which is a soulmate connection, kailangan munang maramdaman ninyo ang isa't isa na nawala sa isa't isa para malaman niyo kung anong halaga, para malaman niya kung anong halaga mo, para malaman mo kung anong halaga niya. Ganun. Kaya kung nasa sitwasyon kayo na naghihirap kayo, alamin niyo lang na, pakaalamin niyo na kaya ito ginawa ay para malaman niyo kung ano ang halaga ng connection ninyo para sa isa't isa. Ganun lang yun. No? And at the end, nakakita ko ng victory dito. Ayan o, Four of Wands. Seven of Swords is also here. Wow. Seven of Swords. Four of Wands is stability, happy marriage. Parang away from all the ano problems. Pahinga, pahinga. So, at the end, nakakakita tayo talaga ng completeness. Marriage for some of you. Relationship. Napakaganda ng reading na to. Ang dami lang problema, no? Naikwento dito yung mga problema na yan or yung mga dapat mong kaharapin. So, nasa sa'yo yan, lalo na with the Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, energy. No? Anong kailangan mong gawin? For me, it feels like let go. Let go. Kung ano yung pagdidesisyon na kailangan mo gawin, gawin mo na. Okay? And huwag mong yung iba kasi iniisip ko nung sasabihin ng ibang tao eh. Huwag ka na mag-isip sa mga ibang tao na yan. Buhay mo yan. Hawakan mo yung buhay mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao para sabihin sa'yo kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Alam mo yan sa sarili mo. Ayun, so that's it for now guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam PTV and Virgo Philippines. I love you all guys again and bye-bye.